Ito, export. Patay na to. Pag tinamaan ng ganun yung export guys, patay na yan. Bigger. Tamang position na. Maabot naman yung skin mo eh. Oh, wait. Ito na makabalik ng base nila eh. Ito na nag-conceive na guys. Mapadali. Paglamang alam ako. So yun guys, ito yung tatlong build natin for sa Valir support. So una, ang title na to is Sugod Lang. Ito yung kapag kalamang na lamang na kayo or ikaw nakakuha ka ng 2 kills in early game. So demon shoes para hindi na kayo uwi. Ani-spam ng first kill. As long as tumatama yung first kill nyo, lagi nagko-cooldown yun. So kailangan mo to para sagad yung mana regen mo. Then next is Ice Queen 1. Actually, nahihirapan ako mamili kung Glowy 1 o Ice Queen 1 ng una. Pero para sa akin, Ice Queen kasi alaking bagay ni slow. Kapag tinamaan ka talaga ng first kill, pag nakapitan ka, mahihirapan ka ng makaalis. Yan. Next is Glowy 1 para sa Scorch Damage, dagdag sunog. Yan. At name the rest, Genius, Holy Crystal, Divine. Ito yung kapag kalamang na lamang kayo. Yung gusto mo talaga i-burst yung kalabang kayo, support kayo, yung bida ka. So mag-MVP, stealin mo yung mga kill kahit naka-gold yung combi mo. And si Sugod Lang. Next is kapag mage yung kalaban. Then guys, okay ma-iilang na mag-boots ng ganito pag mage yung kalaban. Kasi napaka-effective ito. Lalo sa fortitude na reduced time controlled, which is 30% lang. So malaking bagay yung kapag na-stun kayo. Kahit may ulti man kayo, malaking bagay pa rin yung 30%. Next is Athena. Pwede kayo mag-durance dito kung may nagre-regen sa kalaban nyo tulad ng Esme, Uranus, Tamos. Pero kung ang mga hero ng kalaban is around Kimi, ganun, may Parsa, alam nyo masakit, pwede nyo kunin itong Athena shield agad. Tapos Immortality. Kasi ang purpose lang naman ni Valir is i-spam yung mga sumusugod na kalaban. So yung mga pasugod tulad ng Hylos, Kufra, ayan. Tapos kailangan mo rin ng survivability. Kaya okay lang itong dalawa. Kahit wala ka pa magic damage, basta ma-survive mo, ma-protect mo yung core nyo, okay lang yung gitong item. Then next is Ice Queen 1 pa rin, pass is low. Tapos dagdag survivability with Winter Tantron, saka Divine Blade. Lagi kayong bubuo ng Divine Blade kasi pangit naman kung nangingiliti lang yung first skin nyo, diba? Hindi sila nakasasaktan. Hindi rin sila atras, diba? Kaya mahalga-mahalga ng Divine Day for penetration. Then last, yung mga naka-physical Pacquiao, yan, tulad nila Lin, yan, nila Hayabusa, nila Hellcurt, yan, badrip na badrip tayo, yan, diba? Mga Marksman, Bruno, mga Granger, yan, diba? Para one hit tayo yan. So, ito ang build natin, Warrior Boots, para sa physical defense, then Winter Truncheon agad, yan. Ngayon, pinapaborito ko ito pang bait sa mga kalaban. Winter agad, mga deep on dive na dive sa'yo. Mga 50% ng HP mo, dadive na sila, sabay Winter, huli kayo. Then next is Queen's Wing. Yan. Laking bagay ito guys kasi bigla silang nabibait dito kapag pumasok yung ano niya, yung passive nito. Nag-i-increase yung ano natin, yung damage. Nagre-reduce yung damage taigin pala natin ng around 50%. Ayun, laking bagay nun, magugulat siya, puta ba't ang kunat nun? Tapos pag tingin na ng item, puta na ganun na pala yung Valir, diba? Din, alam ko naranasan nyo rin yun, ba't ang kunat ng Valir minsan? Tapos recta emo tayo, ayun, parang hindi na talaga kayo mapatay, para buisit yung link nila. Alam nyo naman yun, diba? Para maprotectin natin yung core natin, mas makunat pa tayo sa mga tao. The same Ice Queen 1 and Divine. Ito naman, ito tayo. Agility, Observation, and Impure Rage. Yan yung ginagamit ko yung Valir. Ayun guys, welcome back sa ating channel. So ito naman, tuturuan ko naman kayo paano gumamit ng Valir as a support. As you have known guys, kung naalala nyo, naging ano tayo, naging top 1 global Valir tayo. So yung ganun tayo kakate. Yan, may mga picture tayo dyan, mga pan-throwback picture na pwede natin ipakita as proof. Ayun guys, kailan ba natin pinapasok tong Valir? Pinakamaganda ipasok tong Valir guys kapag may mga pasugod na tank sa kalaban.
like Hylos, like Kufra, and almost tank na mga pasugod yung skill, ang ganda gamitin. Kasi ang sarap ng pantulak ng Valera. Tapos yung first skill na ito pang harass tank, wala silang magawa. Especially kay Hylos, guys. Walang kwenta si Hylos kapag may Valera. Ayun, guys. Tapos, paano ba gamitin si Valera as support na pang-protect sa core natin? So, when you're playing Valera, guys, dalawa lang yung position na pwede nyong gawin kapag kasama yung core. It's either you move forward ahead sa core or you're behind the core. Bakit ba kailangan nasa harap tayo ng core? Yun yung kapag nangaharas tayo. Gamitin natin yung first skill pang haras sa kalaban, pang slow sa kalaban. Then, magda-damage dealt yung core natin. Susunod yun eh, may kita niya na slow yun. So, pwede na siya mangharas. Then, the other position is, bakit nasa likod tayo dapat ng core? Yun naman yung guys, yung kapag sinusugod yung core na pinapasok. Halimbawa, may mga hero link. Ayan, di ba, magdadive yun sa second skill sa core natin. So, ba't ba kailangan nasa likod tayo? Para sumakto yung second skill natin. Kapag nag-ulti yung link, pagkababa niya, itiming yun ng second skill. Ayan, matutulak agad yung kalaban, safe yung core nyo. Imbis na magkatabi kayo ng core, hindi mo mapoprotect yun. O kaya nasa harap yun ng core, di ba? So, sa harap ng core kapag aggressive tayo, then sa likod ng core kapag defensive tayo. Ganyan lang ang gamit kay Valera. So, Impure Rage ang battle spell natin para sobrang sakit talaga. Tapos minsan kinukulang sa mana yan. Pwede tayo mag-clear wave, babalik yung mana natin. Then Flicker. Flicker kasi guys, kahit mahuli tayo ng Kufra, meron naman tayo ulti. Yung ulti niya ay sisilbing Purify. And napipurify yung mga stun, yung mga slow for around 1 second or 2 seconds. Ayan. So, nag-flicker ako para hindi ako ma-burst ng X-Board o mabutan ng ulti ng Lancelot. Ayan. Tapos yung Zask. Yung Zask kasi guys, pag nailapag ako ngayon, na-slow kayo. Parang sure dead na eh. Makatakas man kayo dun sa unang range ng summon niya. May pangalawa pang lagay. So, talagang flicker out dapat agad tayo. So, yun guys. Dito sa video to, papakita ko sa inyo para magpo-concede ng kalaban as a Valera aggressive support by mage then. Yes, damdaman lang talaga tayo. Regarding nga pala sa pagbili ng mask, para sa akin mas gusto kong pinapa-level yung tank eh. Mas feel ko, kasi lalo to crack, ang laking bagay ng ulti nito. Eh yung sa Valera, medyo long range lang naman yung magiging first skill nito. Same lang din naman, golden second skill na, haras-haras lang tayo. Eh. Haras natin space created, di ba? Mga kalustigan tayo. Medyo na-delay sila. Tulad na itong ano natin, tulad na itong Kimi natin, nakapag-blue na sila, hindi pa. Dahil sa nag-wandle yun. So, delay ka lang ng first skill, kumakagat yan. And, dito na sa gilid ng core natin. Ito natin, kunin lahat ng mga objective tulad na itong Lotus. Pinakamahal kaya yung Lotus. Ay kung tinuturo sa inyo. Naman tayo sa mag-blue. And, patay sa atin ito, patay sa atin. Ayan, first skill. Ayan guys, kung babasya, pag tumatama yung first skill, nagko-cooldown, di ba? Kahit hindi buo, basta pasama siya doon sa parang bilog. Ulit ka, Lance! Makulit ka! Tula kita! Sa kapunta! Ganon ka, sakit yung baller, di ba? Dumodouble kill tayo, par! Ayan, try natin pa rin itong expert. Tignan natin kung maabutan natin. Ops! Tumama! Sapa! Ayan! Nakaharang kasi ng creeps eh. Pag in-adjust ko ng konti, hindi tatamaan yung X-Board. Pero yun, haras-haras lang tayo. Tapos winter agad. ML. Hindi naman. Basic ano lang, basic galaw. Nice. Dito lang tayo guys pag bumabasag sila. Kaya nasin yung basagin nyo sa early. Tapos pagka may mapaparating na kalaban, pwede nyo itulak agad. Kaya tulad nito. Tulak muna, first kill. And dito mama. Ayan guys, ibang ganda ng position natin dito. First kill lang. Damage lang. Ayan. Ito, export. Patay na to. Pag tinamaan ng ganun yung export guys, patay na yan. Diba, dito tayo ulit. Dito lang tayo position. Ayan mo sila lumapit. Huwag mo sugurin sila sa damo. Lalo wala kang flicker, diba?
patulak lang. Di ba hindi siya napag second skill agad? Nice, bait lang natin. Ayan, regen muna tayo. Tapos ice cream muna tayo. Medyo lamang na kasi tayo eh, para maharas na rin sila ng maayos. Pag naka-ice cream muna kasi early agad, nang lamang na lamang kayo, halos di na makagalaw yung kalaban. So, atindi ng slow. Ayan, ito yung block natin. Binugulo doon. So, samahan lang natin itong core muna natin. Tapos, makakala natin yung buwakap. At damo-damo lang tayo guys. Baka may stealin ng buff kong team natin sa laring red team. So, yun. Ito yung kapatay natin. First kill. Bigger! Pwede nyo rin, kapag ka-core naman yung pinang, ano, yung kinikill nyo, okay lang gamitin yung flaker. Yan, basta tamang position lang din. Tapos, dapat sure talagang sulit yung pag-flaker nyo. Kasi yun lang pang escape nyo eh. Kaya natin stealin yung buff. Kaya natin i-stealin yung buff ng kalaban para hindi sila makabangon. Ayan, Siba. Ay, Siba. That's insanity. Best to peso lang tayo guys. Kaya mo sila sa prot, dito ko lang sa ligod. Diba? Tama position lang, oh. Tama spam lang, diba? Maabot naman yung skill mo eh. BANG! Hindi pala ako nakapatay, kala ko ano maabot. Yun guys, pinakamalaga sa support guys, na nababawasan nyo sila ng... Hindi tayo nababawasan. So, ayun no, puno yung HP natin. So, pwede pa rin tayo mangharas sa mangharas. Diba? Nakawawa natin itong Lancer. Nagawa mo! Hindi ba? Naiinis siya eh. Nakaharas siya nang di siya nakakaganti. Ayun, haras-haras lang tayo. Sakit ng kimi natin. And damandugan lang tayo ulit para baka may sumugod sa ala. Ayun, baka pala yung kimi natin. Oops, first kill. Ayun, tulang. Matay ka na. Ito sa yun. Ayun guys, basta pag hindi tumama yung first kill natin, hindi siya nag-cooldown. Ma-unly talaga to, basta patamain nila sa hero. Sa hero lang ha. Pag sa creeps, hindi eh. Bawas lang tayo dito. Kaya may grak na ako pwesta na siya dun eh. Oops, ito kasi TikTok to. Oo, oh, may bago tayong notification sa TikTok. Wait, ayun, tulak natin. Patay ka na, di ba? Master kill guys. Wow. Ito lang kasi basic na basic lang eh. Ayun, saktoy na natin. Sayang, hindi ko nga matay. Diba? Box out na box out na sila. Magagantong may ice cream mag ganun, wala na. Wala sila magagawa. Kahit ikaw, i-zone mo silang lima kayang-kaya mo. Lalo kung may flicker ka. Nabay tayo sa rin nila. Ano yung boss? Ito ako. Kahit yung steel daw. Oops, carry. Ayun na. Team si carry. Halos, napakabagal. Diyos ko, napakabagal ni carry, oh. Ayun ako, nagpag-dus pa siya. Oops, tamang micro lang, guys. Oops! Tulak natin. The pool. Guys, micro lang. Ayan, oh, diba? Spam lang, diba? Hindi sila makabalik ng base delay. Saka'y punta! Ayan lang nga, nag-concede na, guys. Yun lang kadali. Paglamang na lamang sa balit, talaga. Sobrang dali lang ng laro. Kaya nga, kung mapapansin nyo, guys, binabanto eh sa ranking. Kasi sobrang sakit sa early. Ito, pinakamasakit sa early talaga. Meron ako naka-snowball ng mga ice na MVP pa, ha? Ayun guys, maraming salamat sa mga nanonood.